So guys, ang ituturo natin ngayon guys is kung paano yung TV box ito, yung mga TV box na ordinary, yan yung 5G, na bibili sa Shopee or sa Lazada, gagawin natin Google Assistant, no? Parang ganito. So, tatry natin kung gumana ba siya. So, nagtesting ako. Test natin. Hey Google, tell me some jokes. Why did the man name his dogs Rolex and Timex? Because they were watchdogs. Another joke, Google. What's the difference between a hippo and a Zippo? One is really heavy, and the other is a little lighter. So, ganun siya guys, no? Na control natin na via Google Assistant, no? So, gagawin natin, test natin kung gagana ba siya sa Netflix, no? So, try natin, okay? Open Netflix. Opening Netflix. So, gumana siya guys, no? As long nang nakalink yung account nyo sa Google Assistant, yan, gagana siya. So, saan ba to siya nagagamit? So, pag may TV box kasi kayo, no? Medyo matagal kapag nagta-type ka pa, no? So, mas maganda kung may Google Assistant ka. So, sasabihin mo lang si Google kung anong gusto mo i-play. Mag-play siya. Sige, try natin, ha? Wag natin. So, try natin mag-open ng movie via i-open natin si Google, no? Okay. So, iti-test natin guys, no? Kung mag-open ba siya sa Netflix, no? Sa pamamagitan ng title ng Netflix. Okay? Open Rick and Morty on Netflix. So, medyo mahina lang yung internet, no? My math class? When I drop the bomb, I want you to have... So, gumana siya, guys, no? Yung mga ganun na setup. Tapos, try natin ulit kung gagana ba siya sa ibang movie. Tungkol sa Netflix, no? Open Family Guy on Netflix. So, gumana siya sa Netflix, guys, no? Kung paano ipapa-open yung Netflix. Yung ganun. Tapos, hindi ka na magsa-search. Hindi ka na magta-type. Via Google Assistant lang, no? Using a TV Box Pro. Try natin kung sa YouTube, gagana din siya, no? So, sige. So, ano yung magandang kanta sa YouTube? Okay, try nun natin, no? Ano kaya maganda? Kahit anong kanta na lang. Play some music on YouTube. Playing some music on YouTube.
So, gumana siya guys, no? Netflix, YouTube. As long na malink mo lang yung sa Google Assistant yung mga kailangan i-link, no? So, tuturo natin kung paano gawin. Tapos, yung mga wiring niya. So, tuturo din natin sa pamagitan ng TV Box Pro. So, okay. Sige. So, okay guys. Ano ba yung mga dapat nating mga kailangan na mga gamit na gagamitin, no? So, yung first, yung gagamitin is TV Box Pro na ganito, MXQ Pro 4K 5G. Mas maganda kung may mga iba kayo na upgraded. Pero ito, upgraded version na din to, no? So, kasama dun sa box niya is an HDMI cable tulad nito. HDMI. Yan. Kasama yan, no? For the TV. Talagay nyo sa TV, no? Tapos, remote at power niya kasama na din yun. So, para sa Google Assistant na gagawin nating mic, kasi kailangan ng mic, no? So, medyo mahal yung mic na USB type, no? So, kung may mga para alternative kayo na ganito, tulad ito, webcam, yung mga ganyan. So, USB type yung webcam, no? Tapos, yung webcam is may mic yan. So, yung gagamitin natin niya is yung mic lang. Pero gamit din to sa iba kong vlog may ginawa ako. Yung magsa-Skype ka or magzo-Zoom using a TV box, gagamit din to, ganito na mic, webcam. Pero yung gagamitin natin ngayon is for Google Assistant, no? So, for Google Assistant, kailangan ng mic para marinig ka ni Google kung ano yung kocommand mo sa kanya. So, ito, alternative na ginawa ko. Alternative yan. Oh, basta. Okay. Parang, ganito din na function na mic. Kung may mic kayo na USB type, mas maganda. Kasi, mas malakas din pick up nun eh. Pag yung mga mic na USB type. Kasi si Google, hindi pala, si TV Box Pro, wala siyang mic eh, na saksakan. Kasi dito lahat, naka-out yan, no? So, yung parang input niya is yung mga USB type lang, no? Dito, yung mga USB. Yan. Kahit anong USB type na pwede mo i-input for the TV Box, pwede, no? So, may vlog din ako na ginawa kong computer to, na parang computer, nilagyan ko ng keyboard at mouse. Tapos, ginamit for the Zoom meeting or sa online class, ganun. Pwedeng-pwede gamitin to. Tapos, yung gagawin natin ngayon is for an Google Assistant, no, na using a Android TV na ganito. Sige, check natin. I-wiring muna natin, tapos punta tayo dun sa Google na Assistant, okay? So, sa pag-wiring niya, guys, siguro alam niyo na kung saan yung power ng TV Box Pro. Yung mga ganito, MXQ Pro. So, dito yung power. Yung HDMI, siguro alam niyo na din. Kasi kung may mga TV Box kayo, may mga saksakan ng HDMI yan, no? Tapos dun sa TV, ayan, hindi ko na din ituturo yung papunta sa TV, siguro bawat TV magkaiba eh. So parang HDMI din, yung source niyan. So siguro alam niyo na kung paano yung gawin. So sa paglalagay ng ganito guys, no, yung sa ano yan, yung parang webcam or speaker na mic, kung may mic kayo, before nyo i-on si TV Box, kailangan talaga nakasaksak siya, no, yung sa USB port niya. So, lalagay nyo lang sa USB port na yung mga ganito, yung mic nyo, so, or webcam. So, bakit webcam yung ginamit? Kasi may mic na naka-built-in yung webcam. So, yung mga mic nyo na mga analog type, hindi yung USB, hindi po pwede yan, no? Kasi si TV Box is an, ano to, na USB lang yung input niya. So, siguro, alam nyo na yung paano yung i-wiring yan. So, siguro, alam din nyo yung paano i-wiring yung USB. So, ganun lang. Basta, before nyo i-on si TV Box, bago nyo itusok sa power, yung ganito, mga power, kailangan nakasaksak yung ganito, yung mic nyo or yung webcam nyo. So, paano ba si Google Assistant dito, no? So, sa inyo, yung mga upgraded na, siguro, naka-install na yun si Google Assistant, no. So, doon kayo punta sa My Apps. Tapos sa Play Store, no.
Yan, Play Store. Yan. Medyo malaki yung TV. Yan, kita. So, search nyo lang yung Google Assistant nyo. Yan. Siguro, marunong nga kayo gumamit ng mouse, yung may parang mouse dito. Yan. For madali lang i-click, no? So, sa akin, sinerge ko na to at in-install ko na din. Siguro sa inyo, kung may mga upgraded na yung mga TV box nyo, si Google Assistant, is hindi nyo na i-install. I-open nyo na lang, tulad nyan. Open nyo na lang. Ito yung forma ni Google Assistant, no? Yan. Yan yung makikita nyo. So, kung hindi siya naka-open, so for installation siya, click nyo lang yung install. Tapos, pagkatapos ng install, yun lang. I-open nyo lang yan. Yan. So, yan. Lalabas si Google Assistant, no? Yan. Kung gusto niyo siyang palakihin, para lumaki siya, guys, no? Yan. Sorry, click. I don't understand. Oh, hindi ka nagsasalita ng Tagalog. Oh, alam namin. So, click nyo lang to, yung parang ganyan, yung maliit. Yan. Para lalaki siya, no? Pag-click nyan, yan. Lalaki siya. Yan. So, si Google Assistant na yan, no? So, paano ba siya paano ganyan? Yung papaganahin. So, ito yun sa, ito lang ginagamit ko. Yan. So, down nyo lang. Sa TV box. Well, ayan. Oh, ito. Tanggalin nyo yung mouse. Down nyo. Hanggang sa pupunta siya dito, no? Yung parang square. I-click nyo lang yan. Ayan. Hey, Google. I'm listening. What's up? Tell me some joke. Here's a joke for Thanksgiving. Why did the basketball coach bench the turkey? Because it kept getting fouls. So, kung gusto nyong pag ganyan, hindi niyan makiklik eh. So, kung gusto nyo yung maklik nyo na rin, makausap niyo si Google. Sa akin, siguro, experiment nyo lang. Sa akin, ibaback ko to. Tapos ng back, nandito pa rin yung square, no? So, press nyo lang yung okay. Yan. Tell me some joke, Google. What do clouds wear under their shorts? Thunder pants. So, pwede din naman na i-down nyo lang to. Okay. Medyo mahina eh. So, i-down nyo lang. Yan. So, click nyo lang din okay. Another joke. What do you get when you put a vest on an alligator? An investigator. So, parang ganun lang din, guys, no? Yung mga functions niya, no? So, pwede din nyo itanong anong oras. Siguro try natin, no? What time is it? It's 2:15 p.m. What's the weather on Cebu? Right now in Cebu, it's 89 degrees and mostly cloudy. Today, it'll be partly cloudy with a forecast high of 89 and a low of 75. Oh, so guys, pag nandito na pala kayo, guys, ngayon ko lang din na discover na pwede na lang okay na lang, no. Kung ano yung mga gusto niyo itanong kay Google. Hey Google, do you like Siri? I think Siri's awesome. I keep trying to schedule a group hang with her, Alexa, and Cortana, but we're all so busy. Okay, so sa Netflix naman, guys, kung paano ba siya ililink? So guys, yung paglilink sa Netflix, guys, no, kasi na-link ko na to eh. Kasi nag-try ako kaya gabi na link ko na yung Netflix at YouTube niya.
So naguguluhan ako kung paano siya paano yung papalabas ng settings niya, no? Kasi sana binidyo ko na lang yun kung paano nilink. So madali na din naman yung paglilink niya, no? So guys, para mapakita ko na lang kung nakalink ba siya or hindi. So ganito na lang, punta kayo doon sa explore more from assistance, click nyo lang yan. Tapos yan, nandito tayo. Yung gagawin natin is maglalagay tayo ng mouse. Yan, mouse. Kasi walang scroll-scroll si, walang scroll down si ganito eh, yung parang air mouse na tinatawag nila, no. So lalagay lang natin yung mouse. Yan. Papasok ko lang. Yan. So may mouse na tayo. Yan, may mouse. So kagandahan kasi ng mouse, masuscroll mo talaga, no. So ganito guys, makikita yung mga nandito, no. So ito, click ko lang tong Netflix. Tapos makikita yan dito, no. Yan, nakalink na kasi to eh. Yan, link. So paglilink niya guys, lalagay mo lang yung username at password niya, no. Para makita, no. So ganun lang. Tapos doon sa YouTube din, ganun din yung mga paraan, no. So search mo lang din yung YouTube, no. So mas maganda kapag nagsiset-up ka nito guys, no. May keyboard at mouse ka nang ilalagay sa for the meantime, no. Kasi para mabilis mo ma-type yung mga username at password. So malas lang, hindi ko na video yung kagabi yung paglilink ko. So bakit maganda nakalink yung Netflix at yung YouTube? Ang kagandahan kasi, katulad ng first video natin, is pag nakalink yung YouTube at Netflix mo, hindi ka na magsa-search, hindi ka na magta-type, no. Tatanggalin mo na yung keyboard at mouse. So click mo lang yan, katulad dito. Click mo lang dyan, try natin sa Netflix na. Okay. Open Rick and Morty and Netflix. So ganyan siya guys, no. Hindi ka na magsi-search. As long lang ma-execute mo yung command. Kasi may mga command din na hindi siya mag-execute properly. As long lang alam mo yung mga command. So yung mga command niya is masi-search yan sa Google, no. Yung mga command niya. So ganun lang, masi-search sa Google, as long alam niyo yung mga command or mga paano i-kausapin si Google Assistant. So gamit talaga siya, no. Kapag medyo malayo ka na, yung ganyan, tapos isasabihin mo lang sa Android TV mo na search mo yung mga movie ng Netflix, no. Pwede din sa YouTube yung mga sounds, yung mga ganun. So click lang natin. Yan. Pag hindi niya talaga kayo i-click yun, try kayo ng mouse, yung ganyan, mga mouse. Open sa music on YouTube. Yan, Spotify. Oh, YouTube yung sinabi ko eh. Yun lang. Pag hindi talaga na-execute properly yung command, medyo magulo talaga siya, no. So na-link ko na din yung Spotify nito. So pwede niyo i-link yung mga Spotify nyo, yung mga music ng Spotify. Pwedeng-pwede. So ito, bago ko lang din to na-explore. So sana makatulong din, no. Sa yan, try natin ulit yung YouTube. Yan. So ganun guys, na-try na natin itong YouTube, yung Netflix, yung Spotify, hindi ko na-try. Kasi wala akong load sa Spotify. So ganun. So ganun siya guys, ganun lang yung gamit ng Google Assistant. So paglalagay nyo nang dito sa Google Assistant, tulad nyan, punta ka lang dun kayo sa plus. Yan.
So, i-check mo lang yung si Google Assistance para malagay siya dyan, no? Sa baba. So, kapag bored kayo sa bahay or wala kayong magawa, oh, kausapin nyo si Google Assistance. Yan. Magjo-joke kayo, oh. Or something movie, or playing some music. Pwede si Google Assistance, no? So, yun. Yun basta importante, may kayo, or webcam, yan, basta may built-in na mic, pwedeng-pwede. So, ano pa ba? Yun lang ata. So, kung may mga katanungan kayo, guys, kung ano yung mga naguguluhan kayo, medyo naguguluhan din ako kasi hindi talaga ako mahilig sa Google Assistant, eh. So, na-discover ko na lang din na pwede pala. So, sana makatulong sa mga katulad ko na walang medyo mahirap kasi mag-type dito, eh, sa remote pag nagsa-search ka sa Netflix ng movie. So, gamitin nyo lang si Google Assistant, mas madali, hindi ka na magta-type. So, ganun lang. Okay, pahit na lang din ng subscribe at like na din, tapos notification na din, hit nyo na rin para baka may mga ma-vlog pa tayo, no, sa susunod. Tapos, ano pa ba? Kung may mga tanungan kayo, i-comment nyo lang, no? Sige, thank you.